Eh ngayon nagbabalik tayo sa Dota Summit 11 and day 2 ng ating minor. It's 178 versus IG. Etong 178 and IG parehas ng standing nila kahapon is nakaano sila? Naka 2-0 against dun sa kalaban nila. So ito winner's match. Kung sino man nalo dito, sure na makakapasok sa playoffs. Tapos kung sino matalo, may desired there's match pa mamaya. So ito, 178, nagano sila dito, Kunkka, Rubik, and IG naman, Mirana, and Erchager. So, surprisingly ah, kahit na may Mirana, Erchager dito, hindi nagban ng Morphling itong 178. So, pwede pang kunin ng IG ito, since may Erchager naman sila. And yan, share nyo na yung ating stream, guys. Anong oras ng laban, Geek Fam, mamaya? Alas 4. So, after na itong series na to, may laro ang Geek Fam. Ah, ako lang caster kasi si Just is galing Davao. Yung flight niya is 11 o'clock. So, siguro makapunta yun dito mga 2 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Worst case, ano? On the way na. Ah, on the way na. Okay, okay. So, on the way na pala si Just. So, abang wala pa ako muna ang magkakas. And Bane ng pinik dito ng IG. Ayan. Marami ng setup dito sa araw. May Fissure plus Finscript. Kaya yung nightmare. So, magandang magiging... So, tingnan mo, maganda naman magiging lane, ng, lane dito ng Mirana. Makaka-create siya ng maraming pressure. Since, dalawa nga yung ano, sa setup sa araw niya. Earthshaker and Bane. Yeah. So, ito, 178. Ah, nag-trend protector sila. So, at least may pang-save na sila dito. Pag may napana, yan naman, may living armor. Tsaka malas naman sa laning itong 3-end. And I think itong 3-end, baka naman ito eh. Baka 5, tapos Ruby 4. And nag-morphling na nga sila. I think, OD, mag-pick na sila. Ah, hindi, draw, okay. So, pwede ka na dito mag-draw OD. Pwede naman mag-draw OD dito yung 178. Pero I think, mababa na ng IG yan. Kasi, syempre OD, isa sa mga magandang pangontra against morphling. So, tapos may yan na pa, may synergy ng precision aura ng ano, ng Drown Ranger. Sure na sure, ang dami mas ano, intelligence na makuha nito ng OD. So, ayan, share nyo na yung ating stream, guys, para alam nila may laban yung Geek Fam may alas 4. Sabihan nyo. Since ano naman ngayon, Friday, pwede naman tayo magpuyatan. Eto naman tayo, walang tulugan. Chulalu! Wala naman tayong tulugan. Tulugan. Since, eto kasing minor, nasa USA. Sa USA yung venue. So, wala talagang tulugan. Sobrang iba no ano time zone nila dito sa atin. So, to IG taking their time. Kung ano yung ibaban nila. And, TA. Okay. TA yung binan nila dito. Hindi OD. Okay, okay. So, I think, ba nagban dito ng TA itong IG. Baka may hero sila na gusto i-pick na against kay TA. Kaya, binan na nila yung TA. So, IG, magandang hero. Since sila, sila pala last pick. So, pwede nilang kontrain yung, last pick dito naman 7-8. Tingnan natin. Boss, panalo ba Geek Fam kagabi? Yes. Natalo nila yung, NIP ba? Tama ba? NIP ba kahapon kalaban nila? NIP. Tinusiro nila. 178? Hindi, ng Geek Fam. Hindi. Adfinem yun, Adfinem. Adfinem yung kalaban nila kahapon, tinusiro nila. And yung Adfinem is, laglag na. Wala na silang chance makapasok sa playoffs. Si Nate, wala. Mamaya pa siya. Third and fourth series siya. Mamaya. Umaga pa siya. Ako yung makakasama nyo ngayong madaling araw. So ito, 178 taking their time din sa kanilang ibaban na hero. I think OD na talaga yung pinakamaganda dito para sa kanila. Kasi at least, OD... good against Morphling. Tapos hindi na pagami na feature or na Finscript sa campaign niya. Pwede lang palubugin na palubugin ng OD, di ba? So, parang sobrang ganda na the hero. Na pwede nila pick. Pero Zeus, Zeus ang binan nila dito. Pa-shoutout kay Yo Marbs kay Ran. Yan, shoutout sa boss. Ay, OD na nga. Kumbaga, itong pick ng na OD, parang no-brainer na pick eh. Mga tik talaga ipipick na ano yan, 178. Pero I think IG, alam naman nila yan. Pagdating naman sa draft, sa pick, I think okay sa kanila
mag pa. I think okay morphling. Ay pack para may pang hindi lang yung Earthshaker yung gagalaw, may pack pa na. Ah, Queen of Pain okay. At least maganda rin Queen of Pain kasi kahit naman na sa leaning medyo ano sila mag ati dito. Magpantay. Si Kyop kasi ano eh malevolence carrier. Eh alam niyo naman si OD eh, mga kainan niya is yung mga silence kasi hindi siya makapag-stack ng intelligence. So maganda yung pick na to, Queen of Pain. Ba't walang kasama si Boy? Si Jazz kasi nasa ano pa, galing Davao. 11 o'clock yung flight niya, pauwi pa lang siya. Oo, 4 a.m. nga yung laban ng Geek Fam. Puyata naman. Shoutout kay Jeb Zane. Yan, shoutout sa'yo boss. Shoutout din sa mga OFW dyan na nanonood. Marami dyan, mga taga Middle East na nanonood. First comment ako, pa-shoutout si Ryan Ramoga. Ayan, shoutout sa'yo boss. So ito na nga, ating Game 17 versus IG. First series natin to. And, I think sa draft, parang mas gusto ko yung draft ng IG. Ang ganda sa, ano, sa team fight. Tapos pagdating sa mga, parang pitasan ako yung mga single target. Ang dami nila. May Pana, meron ditong Bane. Pero sa laning siguro, lalamang dito yung, ano, yung 178. Kasi may Trench at Rubik sila. Si Rubik kasi, masisecure na lagi yung ano, range creep pag ano, fine-fade ball niya lagi. So, malaking XP yun. Pagdating sa laning. So, ito na nga ang ating game. Game number 1, 178 versus IG. Pili muna tayo ng obs. Ayan. Eh, wait lang. Naka, ano, naka Regent lang. Ayan. So, ito. Panalanan muna natin yung ating both teams. Ayan, sa side ng 178. Si Big Noom sa kanyang Rubik. Si Pikachu sa kanyang Audi, si Petoshara sa kanyang Unka, si Diorara sa kanyang Trident Protector, and si Palantimos sa kanyang Draw Ranger. Sa side naman ng ano, ng IG, we have JT sa kanyang Shaker, si Imo sa kanyang Queen of Pain, si Kaka sa kanyang Mirana, si Fly sa kanyang Morphling, si Flyby ata to, pinalitan niya ng pangalan niya, and si Oli sa kanyang Bane. So ito si Oli at si JT, parehas Malaysian yan, sa mga hindi nakakaalam. Si Oli, dating Geek Farm. Si JT, dating Mineski. Wala si Herbs. Mamaya pa siya eh. Pasarot po ako nagising. Pakatabi ko si Mama na humilik na. Yun lang. Larry Lopez. Uy, sarot sa'yo. Mamaya pa si Herbs eh. Technically, si ang mga first at second series si Jazz eh. Kaso nasa, ano, nasa Davao. Pero pauwi naman na. So, ito, I think... Tingnan natin. Ah, hindi. Ano to? Trident Protector na 5. Ayan. May dito lang sentry. So, 2 for 2 lang sa bounties. Si Kaka. Anong gagawin niya di? May early Basilius pa siya. Tingnan natin mga starting items nila. Tango Salve. Dalawang Mango. Ito. Standard build. And, dalawang Salve ito. Ayos ah. Ito, may sentry ward. Eh, expected naman sa Trient yan. Kailangan talaga lagi magdala ng sentry. Para yung first skill niya, mapakinabangan niya ng maayos. Pero ito. Ito yung makikita natin pag ano talaga. May katapat na Trient Protector. May isang hero dyan na bibili agad ng Quelling Blade para putulin yung mga puno. Indo team ba yung 178? Hindi. Ano sila? CIS na team. Halo-halo. May taga Belarus, may Russian, may Ukrainian. Ang pagkakalam ko, ang taga Belarus dito, si Petoshara, tsaka si Bignum. Tapos may mga Russian, ano na, Ukrainian. Pero uy, ano to ah? Aggressive tryline ang ginawa dito ng ano, IG, pero nag-TP dito si Jade, si ano, si Morphling. So, switch lang ulit ng lanes. Ayun, mag-TP ulit din si Bane sa may top para sagipin or protectan itong si Morphling. Ito na nakikita ko ngayon sa ano sa Morphling, 'di ba? Pag early pag level 1 naglalagay agad ng adapt ng tawag dito ng at ship attribute tapos nag full agi agad. Pero ang hirap kasi pag ganun nag full agi ka, madali ka agad patayin sa lane. Eh. Tsaka ang ano eh, yung level 1 na ship attributes sobrang baba pa lang nung ano, nung na-ship niyang agility or strength per second. Kaya mas okay na maglagay ka muna ng ito, ng adaptive strike. Kasi ang gagawin mo dyan, pang CS mo na yan, yung adaptive strike.
sa pagsisiguro malagi ng range grip. Yan, range grip, isa sa mga pinaka-importante sa laning phase. Dapat lagi nyo masecure yung range grip kasi mas mataas yung XP channel niyan, bounty. Boss, ano masabi mo sa utak at captain ng Genius Hunter, boss? Wala akong masabi. Parang ano, gusto ko nang umalis sa team ko eh. Walang kwento yun si Eric eh. De, joke lang. Shoutout kay EJ Velasquez. Ayan, shoutout sa'yo. May team ba tayo? Oh, Geek Fam! Dito yung Geek Fam. Sila yung Southeast Asia representative dito sa minor na to. Yung Geek Fam. Pero sa mid ha, lumalamang dito yung OD. Siguro, ano naman kasi. Kumbaga, kaya lumalamang dito yung OD kasi may draw aura eh. May precision aura. So, sure na sure na lalamang talaga siya dyan. Pero mid ha, naku po! Gandang rotation dito by Kaka. And first blood, makukuha dito ni Imo. Shoutout naman loads. Ayan, si EJ Velasquez. Ayan, shoutout na kita. So, sa may mid, ayan. Lamang na, ay hindi. Patas lang naman sa pagdating sa levels. Sa may baba. Okay naman yung lasi dito ni Draw. Pero medyo, ano siya sa XP. Lamang dito sa XP dito si ano, JT. Kasi siya lang mag-isa. And si Mirana, lagi kasing gumagala. So, talagang mas ahay dito sa levels. Itong si Earthshaker. Pero kasi maganda naman kay Draw Ranger. Sobrang bilis mag-online eh. Kumbaga, rate ban trades, magic one, okay na, pwede na siyang pumalag. Sobrang sakit naman ng ano niya eh, ng SS niya, yung marksmanship. Pero ito ha, sa meme tap ha, may mangga ba si Oli? Wala. So, hindi naman napapatay. Etong si Rubik. Guro, ang gagawin naman dito ng 178, parang early na nila to. Kasi ang hirap pag, ano eh, pag power spike na ng Morphling ES eh. Pag nagka level 80 na dito yung Morphling, may only Morph na yan, tapos may Aghanim's pa yung Morphling. Tatalo niya na lagi dito yung yan, OD o yung draw. Pero ang aganda naman is, pag magandang farm dito ng OD, makabili ng early Hex. Pwede niya laging patayin dito yung Morphling. Pa-shoutout kay El Pablo. Kasali ba TNZ? Hindi sila kasali dito dahil nasa major na sila. Pag nasa major ka na, is hindi ka na pwedeng pumasok ng minor. Oh, solo casting tayo, boss. Kaya naman, kaya natin yan. Pero huwag kayo mag-expect ng ano, mal-adjust na play-by-play, ha? Di pa natin kaya yun. Pero, uy, parang naglalagata tayo. Tumataas yung ping. Nagba-100. Pero kaya naman nata. Pero si Fly, medyo naaras dito sa top. Pero okay naman lasit niya. And bounty runes na. Nagkakakontesan sila dito. Yan natin ko sila namang mukhang si Oli makakuha dito. So, 2-4-2 lang ata. Ah, 2-4-2. Sa pagdating sa bounty. Pero pag ganito kasi, parang mas pabor dito sa IG na lahat ng lanes nila okay. Kasi Morphling, ang dali niyang bugbugin sa lane compared kay Draw Ranger. So, pag nangyari dito na maganda yung farm ng Morphling, maganda yung chance na manali dito yung IG. Nag-adjust si JT kay Flyby, kay Ri ng Mineski dati. Oo, dating kay Ri doon si JT. Sino ba mas malakas si kay na JT at Flyby, boss? Siguro parehas lang naman malakas sila. Siguro call na lang ng team na si JT na yung mag-adjust sa pagiging offlane. Walang in-game sound, boss. Meron na. Meron tayong game sounds. Medyo mahina nga lang. Sige, lakasan natin na konti. Saan na yan? Ayan, lakasan. Ginawa natin 55. Kailan laban ng TNC sa major, boss? Live din ba? Yes, live naman yon. Yung major natin is November 16 pa. Sa China, yung Chengdu. Absent si Herbs? Hindi. Si Just yung kasama ko dapat dito. Pero nasa ano lang. Kakauwi lang. Galing Davao. Pauwi na rin siya. So, siguro, after na itong first game, baka nandito na si Just. So, may co-caster na ako. Pero, tiyan natin. Nandito si Mirana sa mid. Tatarayin niyang panain dito si Pikachu. Tiyan natin. Kung mapapanan niya ba? Pana! Kumunik! Ang gandang pana dito by Mirana. And, pero may living armor. And, nagtipin na rin dito si Rubik para tulungan. Pero, napalubog na dito yung Kyo. Pero, blink in pa rin ito eh. Blink in. Ayun na nga. And, scream of pain na. Not enough damage. Pero, maganda yung ginawa ni Bignum dito. Na-deny niya.
Kasi may shadow strike. Well played dito. Sa rotation ni Rubik. So, abang level? Ah, level 3 pala yung shadow strike. Kaya sobrang sakit. No in-game? Wala doon in-game, Jack. Wala doon in-game sound. Wala ba in-game sound? May naririnig naman ako sa akin. Okay naman sa akin. Okay na, okay, okay. Pero sa may ano ha, sa may baba, napatay dito si Kaka, kaso, kapalit dito, si Draw Ranger. So, mas lamang dito yung IG. Pero, Jurara na, hindi naman mapapatay dito si Earthshaker. So, si Earthshaker, medyo patas lang naman sila nalasi dito ng Draw. 30-11 dito yung Draw. Si Earthshaker, 27-9. So, not bad naman dito kay Draw Ranger. Pero ito talaga pinaka-importante dito sa IG. Si Morph din ang ganda ng buhay niya sa may top. Hindi siya papapatay. Although yung last hit niya, hindi ganun ka-perfect. Pero okay na yan. At least hindi naman siya mamatay. Nasusustain niya naman yung kanyang lane. Tapos may ano na siya. Early Morbid Mask. So may pang-sustain na siya sa lane. Uy, Barko. Ah, pero rinig ni Flyfly. Gusto nga sana ayan, ay Barko tapos Torrent eh. Para mapatay ka. So nakapag-react agad si Morphling. So wild dito or Morphling, hindi siya namatay. Yeah, meron na guys, meron na yan. Not just ni Jack. So JT yan, may early face boots. Siya dito. Mahida pa din boss, konti pa. Konti pa raw, Jack. Nakasama pa raw, konti. Ha? Ah, sa'yo na ba yan? Ay, sa'yo na raw yan. Pre, ah, dito sa ano? Sige, sige. Ayan, 73. Tignan. Uy, pero ina-ecos lang na dito si ano. Si Draw Ranger, pero nagtipid dito si Rubik. And may isa pang, oh, napakaganda. Yung Enchant Totem na Aftershock. So, na-stun dun si Palantimos and si Trient. Paano nata si Trient eh? Pa-living armor eh. Kaya, tapos si hindi, ano, pa-living armor na nga siya. Kaso na-stun pa siya dito ni JT. Hindi napag-living armor dito o Draw. Maganda yung ginawa dito. IG. So, maganda yung ginagawa dito ng IG sa early game ha. Napapahirapan nila dito si Draw Ranger. And may pana pang kukonek dito sa may top. Pero may living armor dito si Petoshara. Pero I think patay pa rin dito si Petoshara. And makukuha pa ni Flyfly yung kill. So maganda, maganda. Start dito ng IG. In lanes nila, napapanalo nila lahat. Ba't may nag-ano dito kay K-Bowling? Pag din na tayo dyan. Baka mayari tayo dyan. Pero ito, ayan, pag support talaga na, ay pag post 5 na 3, yan talaga imamax yung living armor. Pag 4, imamax siguro yung ano, yung first, para mas malakas sa lane. Uy! Wala dito si Rodney! Huwag nyo hanapin dito si Rodney! Manimik kayo dyan. Si Rodney nasa ano, nasa hotel. Nagtatago. Nagtatago pa rin hanggang ngayon. Pero only, uy, kamutiga na siya mamatay doon. Pero nag-blinkin dito si Kyop and si Rubik na wave and mamamatay na dito. Uy, pero napag-shrine pa na living armor. Pero dami nilang kailangan kinumit doon para mabuhay na si Rubik. So, I think okay na din. Nabuhay naman si Rubik. Pero mahirap lang doon is, sayang, hindi pa level 6 si Rubik. Hindi na agaw yung Sonic Wave. Pero ito, JT. Gonna farm dito yung JT. Siguro naman mag-direkta agad mo siya. Hindi natin yung kanyang build. Ah, may Sol Ring muna, tapos casual, ay, mag-bracer. Tapos after naman siguro niyan, may mag-aganims. Or, Blink Dagger. Between, ay, either Blink Dagger o aganims yung kanyang mabuhin dyan. Boss, anong lugar ba yung 178 na yan? Anong time na din dito, boss? Yung 178 is taga CIS. Ang team na abangan mo, syempre, Geek Farm. Geek Farm ang abangan mo dito. Southeast Asia representative natin yan. Boss Dan, mag-stay ka pa ba sa solid mong team? Wala, sa, ano kasi sa season 4, walang mag-ano eh. Walang draft pick eh. Pero depende, baka matrade. Tingnan lang natin. Pero sa tingin ko, mag-stay pa rin na si Genius Hunter. Pain Gaming yung magcha-champion dito. Tingnan lang. Hindi, laglag na Pain Gaming eh. Grabe ka naman, EJ Velasquez. Grabe ng prediction mo. Boss, kaya ba ni... Raulo. Wala kayo dyan, pero ito na nga sa mga ibaba. Na ano na dito, na torrent Barko, dito si Kyo. Pero not enough din kanilang damage, pero ayan. Nasa anity si Clips, dito ni Pikachu yung Kyo. So,
kahit naman napatay nila ang Queen of N, still, nagawa pa rin ng IG yung kanilang trabaho na makabasag sa, ano, sa may baba. Yung first tower nabasag. So, okay na rin. And space naman yung kay Morphling. Pero, tatry nila mag-re-engage, ha? Pero wala silang Moonlight Shadow. So, medyo mahirap yung kanilang gagawin. Ano to? Boss, totoo ba ang usap-usapan si Rodney, si Boss Herbs? Di natin alam. Di natin alam yan. Malay natin. Tatanong natin yan kaya, no? Kay Herbs mamaya. Kung siya si Rodney. Kung alias Rodney ba siya. Ano po bang meron kay Rodney? Ay, pasarap ka sa girlfriend kong kasing ganda ni Bella. Ano yung pangalan niya? Gusto mo yung pasarap, hindi mo yung sinabi yung pangalan niya, Boss Ryan. Para to si Pikachu, maganda yung farm niya, mayan na siya, Mikaya. Para to, na-expect dito si Kaka, tatama ng barko, and Pana. Eting sure kill na dito si, uy! Pero yan, patay. So maganda yung kill dito kahit na support. Charge ng ano yun, ng urn. So, yung vessel kasi maganda rin pangontra kay Morphling. So, at as long as marami kang stack ng vessel, medyo maurat niyan si Morphling pag nag-strength morph. Pero ito sa may top. Nakita ata si Jurara. Pero si Morphling, mukhang... Hindi, ito yung standard build naman pag kay Morphling. Eh. Pag may ES, nakakampi. Mag-ano muna, Morbid Mask, Threads, tas Yasha, tas Recta Agnes. Pero pwede rin naman siya mag-ano dito, Recta Manta muna. Para ma-dispel niya yung silence dito ng draw. Tapos pwede niya ma-i-dodge yung ano yung tawag dito, yung barko ni Kunkka. So okay lang din ang Manta. Pero yung power spike niya medyo tatagal kasi hindi agad siya magagan. Pa-shoutout idol si Saipu Samporna. Wala bang ang TNC dito, boss? Wala kasi nasa major na sila. Yes, sunod na dito yung Geek Farm after ng 178 and IG. Pero ito, nakakuha ng his dito si Rubik. Dating gagawa na siya ng play. Pero ito, completed na yung kanyang vessel dito kay Kunkka. So, item check nga muna tayo bang wala pa. So, Draw Ranger. Grabe naman mag-rate man ito, apat. Tapos, Recta Dragon Lance. Trient, ito. Wala siyang item. Vessel. Going for dagger dito si OD, Rubik, pa-eater din siguro to. Siya naman, JT, ganda na farm na dito, may blink dagger na siya. After na magana siya, Yule Scepter, totoo mag-yules din. Maganda yung yules kasi dito, pang tagal na overgrowth tsaka ng ano eh, ng silence eh. Ito, naka-smoke dito, itong 178, pero nakita sila dito, 2-man fissure dito, pero na yun lang, na 1-hit combo. Dito ni OD, ito yung Morphling, and ES mamamatay din. Napakaganda na pagkakabitaw ni ano doon ni Odi sa kanya sa anong tis eclipse. Kahit na magandang na fissure nito ni ES na fissure na si ano, di ba? Si Kunkka at si Trient, pero still nandoon ni Odi. Hindi naman siya na disable. So binitaw agad ni ano ni Odi yung kanya sa anong tis eclipse, walang hesitation. Kasi alam niya rin ata dito si Morphling naka full AG. So mian na rin man siya, may kaya. So malaking chance talaga maano niya, mawawanit delete niya ng Sanity's Eclipse dito si Morphling. Pero at least wala nang Sanity's Eclipse dito si Saudi. So pwede na ulit makapag-farm na maas dito si Morphling. Kaso nakabasagan sila ng Tori dito sa top, itong IG. Pag nanalo ba dito sa minor, boss? Yes! Pag nanalo sa minor, mag-qualify sa major. Shoutout naman idol mga Cavite player, si Seira Gitoria. Yan, shoutout sa'yo. Yes, solo casting lang tayo boss, dahil si Jazz papauwi pa lang galing Davao. Pa-shoutout naman kay Boss Pops Ken James Gamaw at kay Pops Francis Al Gabison. Yan, shoutout sa'yo. Pero may ano, may echo pa rin. Ay di, nagamit na pala yung echo kanina sa top. So magpa-farm lang ulit itong both teams. Ang item dito ng Morphling. Pag nagano'ng agad kasi siya, nag-aganims, pwede pa rin siya ma-overgrowth eh. So tingnan natin, ba iunahin na muna talaga siguro yung Manta.
bago siya mag aganim. Pero yung level niya hindi rin ganun kataas. Level 11 pa lang siya. Take 2 pa shout nga pala sa girlfriend kong kasing ganda ni Bella. Eva Me name niya. Yan, si Eva Me. Shoutout sa girlfriend mo, tol. Pero to top. Pinag-platbaluhan si Palantimos. Pero may, ano naman siya, may resback. Nandito naman si Rubik. May taga, ano naman siya, save. Pero itong si Morphling, ah, mag-re-recta, ganis na siya. Namaya na siya mag-umanta. Pero to Moonlight, kinasa. Dito, gusto talaga nilang patayin si Draw Ranger. Kaso, nakakaamoy dito si Draw Ranger. Na nasa peligro siya. So, mag-ano lang siya. Mag-i-stay siya dito sa neutral niya. Para save siya mag-farm. Pero itong si Kungka, delikado dito sa may top. Naku po, si Kungka. Pero may overgrowth dito. And nice TP, pero tatamaan ng pana. Grabe naman yung pana dito by Mirana. Yung game sense siya. Although makapagbitaw ng barko, pero pang-delay na lang dito sa pagkamatay dito ni Kungka. Pero kunat ha. Sobrang kunat na dito. Mapapalaya ito. Mapapatay mo si Kaka. Grabe naman dito si ano, Petushara. So I think parang worth it na rin kahit na namatay siya, napatay niya naman si Kaka. And pinaka-importante doon, napatay niya ng mas maga si Mirana. So yung base niya nadagdagan ng charge. Para sa iyo boss Dan, para all grabe naman. Shoutout kay Rowe Jim Nagusara Chera na nagbigay ng 50 stars. Thank you. Kailan ulit next Civil War? Abangan nyo. Announce naman natin yan. Kung kailan yung season 4 ng Civil War. Tsaka sa ano, sa mga nanonood dyan, try nyo makapunta sa ano, sa High Grounds ngayong linggo. Dahil gaganapin yung Civil War Grand Finals. Tsaka abangan nyo ako dun, guys. Lalaro ako dun sa 1v1 na River Rune. Na-try natin manalo dun. Pero ito na nga, 18 minutes, 6 and 5 yung score, lamang naman sa network dito yung 178. Pero itong si Morphling, medyo malapit na sa kanya, pinapangarap na ganims. 13 month nga pala, libre na yan. Pero si JT, malapit na ba yung kanyang Yules? Tingnan natin. Medyo malapit naman. Pero interesting build yung ginawa din ng ano ng Queen of Pain, ha? Nagdagon. Nagdagon siya dito, ha? Tapos ngayon siya mag-heals. So parang balak niya nata dito, hindi siya yung mag parang physical type na Queen of Pain, yung magmamalevolence, Mjolnir, mukhang magana siya dito magic type. Pero ito, ang gandang palubog dito by Odie, kay Trient, and mabubuhay naman si Trient. Pero so, buta na si Oli, hindi siya nabigyan dun. Pwede siyang patayin dun, pero hindi nag-commit. Dito yung 178. Patayin natin pag sa bounties. Mukhang sa bounties naman. Uy! Pero nakapag-strength warp. Well play dito kayo, no? I-fly-fly. Pero ito, nilubog ha. May pana ata na darating, pero wala. Malayo pala yung ano. Yung Mirana. So, pero okay yun ha. Sa side ng IG, alam nilang Sandy's Eclipse is cooldown. Pwede silang pumalag dito. Pwede silang gawa ng play. So, we'll play dito kayo, no? Flyberg. I think, rata nung gusto ni Sandy's Eclipse ni Odie, itong si Flyby, mayan na rin ata siya. Hindi naman siya naka-full AG. So, di siya na-one-hit combo. Lods, legit ba yung beta Dota 2 Mobile? Di ko alam, boss, eh. Hindi natin alam. Ang legit yung ano, LOL Mobile. Pa-shoutout naman kay Paos, Ken James Gamo at kay Pops Francis Algabison na busy sa kapapanood ng live games dyan, Pops. Yan. Shoutout sa inyong lahat na nanonood dyan. Pero BKB na dito, etong sa OD. So, tinatry nilang patayin dito si Rubik, pero nakuha niya yung fissure. Eh, na-cancel pa yung fin script dito ni Rubik. So, well played dito kay Rubik. Maluluto pa si JT. And I think etong si JT is alay na. Since yung pestuhan dito ng IG is compromise na. So, inalay na lang nila dito si JT. Pero gandang stolen feature dito kay Rubik. Naharangan niya na dito si Earthshaker. Na-cancel niya pa yung fin script dito ni Bane. And, isa sa mga skill na magaganda makakuha dito ng Rubik, yung feature. Sulit na sulit yan.
Pero to si Queen of Pain, paano siya dito? Paganims. Siguro, anong buwan nito after Paganims? Baka magano siya, mag-BKB na lang. BKB, or pwede siya mag-Octa rin, pwede rin siya magkaya. Kung all in sa, ay, kung all in siya sa Magic. Pero parang yun naman yung patungo ng build niya eh. Kasi kung magano siya dito, yung right click ma-build, gagawin niya is, kukunin niya ano, yung attack speed. Hindi niya kukunin yung CDR. Pero since nag-CDR siya, na talent 3, magma-magic type siya dito. Good morning, Lods! And shout out kay Ace Padilla. Best of 3 to, boss? Yes, best of 3 to. So, tamang tipla na kayo ng mga kapi dyan. Dahil talagang magpupuyatan tayo. And next series natin is Geek Fam. Pero to Morphling, ayan, bumili na siya ng Tom. Level 15 na ata siya. Yan, level 15 na siya. So may 20 seconds morph duration na siya. And papalag na dito yung IG. Tiyan natin kung makapalagbas na dito. And 178 ah. Malapit ng mga ano, mamatay Roshan. Pero magandang feature dito by one Big Noom. Narangan nila itong IG na tiyatray contest ng Roshan. And makukuha ng 178 yung Roshan dito. Well played. Dito sa 178. Nakakuha pa ni Odi yung Aegis. And rectas mo ko agad sila dito. No hesitation. Pwede na raw silang pumulag. Pero pwede na rin pumalag dito yung Morphling ha. Since may Aghanims na siya. Tignan natin kung maaamoy ba ng ID dito na nakasmoke itong 178. Pumula yung kanilang scan dito ng Radiant. Mukhang alamata. Ay! Pero napag-waveform out naman dito. Natulak pa. Pero, uy, na-feature dito. Itong si Morphling. Mukhang katapusan na ata dito ng Morphling. And full AG, pero patay. Uy, gandang sleep. Pero patay pa rin. And na mag-abol pa sila dito ha. Na X-mark dito si Oli. Torrent, magkoconnect. And double kill dito. Ito 178. Pwede sila mag-transition sa push. So maganda yung pagka-smoke nila. Nahuli agad nila si Morphling. Kahit na napag-waveform out, marami naman silang pang-habol. Yung blink dagger dito ng OD. Tsaka yung X-mark. So wala talagang takas dito si Morphling. And wala pa siyang BKB. So wala pa siyang defensive item. Di na po lalaban TNC dito, boss. Yes, kasi pasok na nga sila sa Major. Yung mga kasali na sa Major, hindi na kailangan maglaro dito sa Minor. 4 teams lang ba talaga naglalaban sa tournament na yan? 4 teams per group. And dalawa yung group, so 8 teams bali lahat. Pero ito sa mid, ha? Overgrowth. Pero na Sonic Wave dito, si Valentimos, napanganapa. Pero Divic Armor. Hindi, pero na Shadow Strike. And mamamatay dito si Valentimos. Pero nabarko dito sa Earthshaker. Tignan natin magre-range ba dito yung 178. Naka-ace dito si Odi. So sobrang bilis niya. Pero walang sanity si Clips dito yung Odi ha. Pero ito na nga yung vessel dito kay Morphling. Na-root pa. Pero na-ago niya dito yung Odi. Napag-waveform out. Kaso, Rekta X-Mark agad. Dito kay Morphling. Napabalik agad. Pero na-adaptive strike niya dito si Odi. Pero yung ano niya, waveform, cooldown pa. Pero na-expert na naman siya dito. Madadash niya ba? Nadash niya dito yung expert. Well played dito kay ano, si Morphling. May TP ba siya? Wala, cooldown yung kanyang TP. Pero 39 seconds, makikita ata siya! Ay, hindi! Ay, kita na nga. And mamamatay na. Palubog, didelay niya na lang pagkamatay na dito. Pero patay na rin siya dito. Switch! Ah! Boy pa! Ay! Patay pa rin. Ay. So, ilan yun? Tiyan natin sa fight recap. Pero, syempre, lamang pa rin yun yung 178. Yung Morphling na lang nakita. Para alam ka sa IG, ang namatay is yung Earthshaker, yung Bane, tsaka Morphling. Buhay yung Mirana and si Queen of Pain. So, 178, ang sa pagkakayam ko, namatay lang yung draw range. So, 1-4-3 trade. Kung tama ako. Anong country tong 178, boss? Ano sila? CIS. Geek Fam ang nalaban dito. Yes. Next game nila. Next series natin, Geek Fam. Kalaban nila, Jack. Ano kalaban nila? Ayan, KS Esports. Sila ano? Sila CCNC, sila Yawar. Yung dating Quincy Crew. Yung KS Esports Club. So, may palag-palag yun. Again, sa Geek Fam. Yung KS Esports Club or dating Quincy Crew. Pero to, may stolen palubog dito si ano, si Rubik. Oh, awkward makita. May stolen palubog dito sa Rubik.
eh yung OD kakampi na. So ibig sabihin yung lubog, nanakaw na kay Mortling. Boss, kailan start ng WSG? Abangan, di namin alam kung kailan yung exact date eh. Nung mismong ano, nung tournament na WSG. Yung ano na mismo, yung LAN tournament. Pero pag naman ping, pag meron naman na i-cover natin yan sure. Yung WSG kasi nandoon TNC. So ito high ground na dito, itong 178 pero Sinonic Wave, yung creeps, I think Aghanim's na ata siya. Kaya afford niya na gawin 'yon. 7. Ah, Aghanim's na nga. Okay. So pwede na gawin 'yon. Pero ito si Pikachu, siya na 'yung bumabasag. Pero visit yung ano dito, yung Enfeeble. Dito kay Pikachu. Kumbaga yung precision aura na negate yung attack speed. Kasi Enfeeble nagpapababa ng ano yung attack speed eh. Pero kahit naman na ginawa ng Bane yun, nakabasag pa rin dito yung 178. Pwede sila kumuha na ng mga shrine dito. Di nila magaya ang morph style ni Gabi. Siyempre iba pa rin sa TNC. Pero ito, nag-expire Aegis. Pero ang ganda na timing ng ano BKB dito ni OD. Pero pabalik sila dito ha. Pero yung pinscript, pero na-dodge ng Morphling Wellplay dito. Kaso patay dito yung dalawa, si ES and si Bane. Pero gets ka naman yung gawa na IG na gusto lang habulin dito sa OD. Kasi pa-expire na nga yung Aegis. Kaso problema is, hindi nila na-chain stun. Kasi may BKB dito sa OD. Pero buyback na dito si JT ha. May Echoes lang pa to. Kaya natin kung makapalagbas sila. Wala nang ano ha, BKB dito, yung OD. Sonic Wave tatamaan and nanda burst dito si OD. Pwede pa silang mag-gabul dito. Nag-BKB TP na lang dito si Draw. Wala magka-cancel. Hinabol nila si Rubik. Stolen Enchant Totem. And I think patay na dito yung Rubik. So, nice hold dito sa IG. Kahit na nag-buyback si Checker, at least na-defend nila yung barracks nila. Kaso yung Shrine, boy pa ba? Aboy pa yung Shrine nila sa may baba. So, okay pa rin naman. So, nice buyback dito kay Checker. Kaso, yung item niya is babagal since nag-buyback siya. Pero morphling din natin yung kanyang level 80 naman na siya. So, only morph na to. Pero kailangan na talaga ng BKB dito para makapalag dito kay OD. Pero problema kasi niyan, pag may BKB, tapos may Hex na dito yung OD, hindi pa rin siya bubuhayin ng BKB unless mabilis yung reflect niya, di ba? Pero dito sa may mid, no overgrade dito yung dalawa. Pero inaabol nila dito si Palan, Petoshara and maganda yung vision ng ano doon ng Dyer since yung vision nila, yung ward nila nandun sa may high ground. So kita-kita nila kung saan tatakbo yung Kunga. So ito makabasag naman dito yung IG. Kahit pa paano nakakuha na sila ng ano ng tore. And medyo napapatagal nila yung laro para maka-recover dito sa farm itong morph. Pero ito si Kaka. Grabing farm ni Kaka dito ah. Well played ah. Kahit na medyo lugi sila, na napanin na way para ma-farm siya. And maganda dyan is, mayan na siya, Yule Scepter and Lotus Orb. So, Yule's para pangtagal na overgrowth sa sarili niya, plus may Lotus Orb para may pang-sagip siya sa kampi niya pag may na-overgrowth. So, well played dito kay Kaka. Ang ganda ng itemization niya. Hindi siya greedy na Mirana yung tipong sa mga low rank na nag-aganims. Yung walang pantulong sa kampi. Geek Farm pala. Yes, Geek Farm. Walang TNC dito. So, ito si Mirana naman. Going for ano siya dito. Solar Crest. Maganda naman. Against, para dito kay Mirana. Para pag sinolar crest niya dito si Morphling, mabilis siya attack speed. Tapos pag sinolar crest niya naman dito si OD. Or si Draw. Bababa yung attack speed. Tapos mapapatungan pa ng Feeble. So, sobrang baga na attack speed ng ano na. Ng Draw or OD. Pag ganun yung scenario. Boss, daan bakit solo ka lang? Sad naman. Si Just kasi is pauwi pa lang. Galing Davao. So, pwede siya makabol sa second game. So, ito si Oli. Kailangan na talagang bumili ng gem. Since may 3 and protector. Na bumaboss sa kanila. Chapa nga na rin. Pambawi na map control. So, kailangan na talaga dito ng gem. Okay, smoke ata sila. Ah, smoke ka sila. Tingnan natin kung may maganda pa silang pick off na makukuha. Pero yung maganda na pwesto dito na Kunga nasa high ground. Nawala na rin yung vision nila doon sa high ground. So tingnan natin. Uy! 4-man fissure! Grabe naman dito si Fly. And mababurst agad nila si OD. Mababurst din agad nila si 3N. And inahabol pa ni dito ni Morphling. Etong si Rubik. Tsaka si
si Kungka and Ruby kung mamatay. Na phase 3 pa dito si Kungka and I think mamatay. Grabe naman yung blind fissure dito ni ano, ni Morphling. Grabe yung 4-1 fissure. Oh my god. Tapos ano agad Echo Slam, no hesitation. Wow. Grabe naman yung game since dito ni Fly Fly. So biglang ganun lang oh, isang fissure na maganda, 4-1 fissure. Nabawi agad ng IG yung kalamangan ng 178. Tapos first pa nila mag-buyback dito si Rubik. And walang buyback dito si ano, si Odin, since kakabili na lang ata ng Sight of Vice niya. Eto wala pa nga siyang ano eh, Sight of Vice eh. Bumili siya ng Ultimate Orb dito. So wala talaga siyang buyback dito. Makakuha, sila pa makakuha dito ng ano, full lane of rock, sila pa makakauna. So ang ganda ng smoke doon ng IG. Napapana pa dito si Jurara. Pero vision, wala eh. Yung gem kasi nakiano ata eh. Saan ba gem? Ah, nakikoy na paint. Pero ayaw niya mag-blinky kaso yun lang. Masyadong umasim yung 3-hand protector. So kailangan na mag-out dito ng IG. Masyado lang umasim yung Morphling. Wala siyang BKB ata nung time na yun. Kaya hindi niya dispel yung silence. Pero still okay na rin. Nagawa naman ng IG yung kanilang trabaho, which is mabasang yung melee rocks. Pero pabuhayin na natin yung Roshan. So pwedeng kunin ng ano to, 178. Roshan, Roshan will be up yung, will be up 30 seconds, exact. So pwedeng kunin na ito, 178 ulit. Eh pinakamaganda dyan is pangalawang Roshan na yan. So may cheese na yan, available. Oh, malakas talaga yun si Kaka, dating ano yan, dating newbie. Second, nag first runner up sa TI. Kalaban nila dat yung ano, Liquid. Pasyarat sa buong Taogama Fee sa Taguig. Joke, paano nga? Sa iba itong tubig. Pinom ako. Na ano ako? Na uaw eh. Ay, sige, wag na. Di ko kayo. Para ito nakasmoke dito yung 178. Sino naman gagawa na play. Pero di ata nila nakita. Uy, pero ito na yung Hex dito. Pero gandang tulog dito by Kaka. Pero yun lang. Na-pins grip dito si Odie. Napag-yul scepter pa si ano, Queen of Pain. Misotic wave siyang available pero maganda. Dito kay Big Nom. So, nakakuha niya yung ano, pinch grip. Pero si Pikachu! Nako, delikado dito. Napalabog niya sarili niya. Etong si Flyfly. Hinabol na dito si Drow Ranger. And mamamatay si Drow Ranger. Si ano, Odie mamamatay din. Hinabol pa dali dito si Big Nom. Na hindi na nagamit ata yung pinch grip. Nalutang dito si Queen of Pain. And stolen Shadow Strike. Pero patay pa rin dito. Uy, sinigawan po. Grabe naman dito si Imo. Pero si Kungka, nahabol nila dito. Etong dalawa. Dalawang ES and makukuha pa nila dito si Kuka. Sila pa yung pwede kumuha dito ng Roshan. And makukuha na nga nila dito yung Roshan. So, ganda ng ano. MVP dun si Oli. Yung slip na dun kay Kaka, yun yung nagpatagal. Yun yung nagpatagal sa class na kapag responde pa dito si Queen of Pain tsaka si ano, Morphling ES. So, hindi pa nila napatay si Mirana. And ang hirap nun, pag hindi nila burst si Mirana, kasi dalawa yung ano niya, defensive item eh. Mirror Scepter tsaka Lotus Orb. So pag nasa gift dito ni Oli, malaking chance na hindi talaga nila mapapatay si ano, si Mirana. And makukuha na dito ng Fly ng IG, I mean itong Roshan and Aegis mapupunta dito kay Morphling. And paano siya tabil siya ng Link and Spear since may Hex na dito yung OD. So, pagpasensya nyo na guys, kung pag nagpi-play-by-play ako, medyo nabubulol. Hindi tayo sanay mag-play-by-play. Pero try naman natin. And si Mirana, may Solar Crest na. So, ganun ang item dito ni Mirana. Siguro next item niya, first up. So, talagang puro ano lang, oh. Puro utility yung bibil dito ni Kaka. Ganda ng item niya, itemization niya dito. Puro utility. So, item check na muna tayo. Aether rin sa Rubik, may Glimmer Cape na din. Si OD, may Hex. Kungka, Halberd plus 5. Halberd maganda against kay Morphling para may 6 seconds disarm. Pwede rin pang-cancel ng Link and Spear. Pag may Link and Spear na dito, Morphling, sorry. Yung Draw, padidalus. Ito, may BKB naman na si Earthshaker. So, medyo mahirap na siya patayin. Ito, pa-first up. Pa-linken, buo na yung linken niya. Ito, talagang puro wards lang. Si, ano yun na, last na yun, si B. Boss Dan, ang usay mo nga eh, para mas-shoot ka mag-solo cast. Mahirap din mag-solo cast, guys, ah. Mahirap.
Kasi titingin ka sa chat, magpa-play by play kaya analyst mo din yung game. Medyo mahirap pag ganun. Pero man naman natin si makakasama na naman natin si Just sure second game. Grabe Mirana parang offlane. Ganda nga ng gagawa dito ni Kake. Kahit na yung mga pana niya hindi naman laging tumatama lagi, pero yung item niya kasi yun yung nagpapaganda dito kay Mirana. Talagang puro pangkampi. Pangsagip lagi. So ayan. 37 minutes, 16 and 18 ang ating score. Ahead na dito yung ano, yung IG pagdating sa network. Tingnan natin sa pagdating sa network. Kanina lamang na lamang yun eh. Ayun oh, biglang landslide oh. Bumaba biglang kalamangan ng ano, ng 178. Pero to ah. Try nang bumasag dito ng IG. Ang bis kasi bumasag na itong ES Morph eh. May solid, lalo na may solid crisp pa. Pero nag-iingat din dito yung IG kahit pa paano. Since may OD. Pero to. Si Fly. Magandang ginagawa niya dito. Hindi siya nag-full AD. Hindi siya greedy. Para kahit pa paano hindi siya agad ma-burst dito ng OD. Pwede pa rin siya ma-burst agad dito ng OD. Pero may living armor sa Tore. Fissure. Dalawang fissure. Pero hindi nakagawa ng Rubik. Oh, magandang ginagawa dito ng IG. Hindi nila inaya na maagaw dito ng 178 yung fissure. True. Sabi dito na Rue, Jim. True yan. Mas mahirap nga naman yan. Pero ito. Fly. Tinatry pa rin nila makapush. Si Solar Crest dito si OD. Pero yun lang. Tinamana pa na si Pikachu. After na mag-dagger at mababurst siya dun. And napagamit dito na Fly. Pero sulit. Yung pagkakagamit niya ng BKB. Grabe naman yung instinct dun ng Mirana. And pana, uy, kamutin ka ng tumama kay Jurara. Pero napag-pop ng BKB dito si Imo. Pero nag-right click siya dito ng Draw Ranger. Pero pumapalag dito yung Queen of Pain. Pero mahuhuli nila dito si Big Noom. Pero na-silence dito si Fly. And I think, pero napag-strength morph siya bago ma-silence. So mabubuhay siya dito. Full agi, full strength nga lang siya dito. So yung damage siya dito, limited lang. Pero mapapala naman dito si Big Noom. And mamatay dito si Big Noom. Fissure will connect dito sa kung ka lang. Si Draw Ranger na Yules. Pero yun lang si ano, Draw Ranger mamamatay dito. And Draw Ranger and OD walang buyback. And GG will be called dito ng IG. Grabe yung performance dito ng IG. Nakakambak ba sila dito sa game 1? Grabe. Grabe yung pana ng ano doon? Ng Mirana. Sakto-sakto. Pagka-dagger ng OD, napana siya. Hindi siya nakapag-BKB. Hindi rin siya nakapag-bitaw ng Hex. So na-burst agad siya. So grabe yung ginawa ng ano doon ng IG. And yun na nga yung kalakasan ng ano talaga Morph ES. And I think parang nagkamali din ata dito yan eh. Etong si Odin, yung mga dive niya kanina doon sa ano, sa mid tsaka sa baba. Sobrang ambitious na gusto niya patayin si Morphling pero nadali siya. So nakapag-comeback pa tuloy dito yung IG. And ang ganda ng ano, para sa akin na MVP ko dito si ano, yung dalawang support, si Kaka tsaka si Oli. Unang sa lahat si Kaka, yung itemization niya. Sobrang ganda, nag-Lotus Orb Yules, talagang hirap niyang patayin. Tapos ang hirap din patayin ang kampi niya, kasi may Lotus Orb siya. Kung sino yung ma-disable dito ng 178, sure na hindi mamamatay kasi may Lotus Orb nga. And ang daming single target dito ng ano, 178. Sa side naman ni Bane, yung patulog niya doon kay Kaka, napatagal pa yung ano, pagkamatay doon ni Kaka. I think kung namatay na doon si Kaka, pwede pa rin siguro pumalag yung 178 doon. Pero ano sila, outnumber na sila kasi walang buyback si ano noon eh. Si Kaka tsaka wala na sila masyadong defensive item yung IG noon kasi wala nga si Mirana. So well played dito sa dalawang support and IG taking game number 1 and tingnan natin kung makakabawi ba dito yung 178 ha. Pero I think sa performance naman dito 178, I think makakabawi naman sila. So don't go away, magbabalik ang Wombo X combo.